si Langgam at si Tipaklong. Ako nga pala si Cheska. Ako ay 6 na taon. Ngayon, eto, mag-start na tayo sa kwento. Si Langgam at Tipaklong ay magkaibigan. Nakatira sila sa bukid. Tipaklong, kaibigang Langgam. Magpahinga ka muna. Halika. Kanina ka paggawa ng gawa. Halika, maglaro tayo. Langgam, ikaw na lang mag-iipon pa ako ng pagkain. Mga tanong. Sino ang magkaibigan? Ano, sino yan? Si Langgam at si Tipaklong. Saan sila nakatira? Sa bukid. Bakit tayo maglaro ni Langgam? Kasi nag-iipon pa siya ng pagkain. Next naman! Check natin sa square. Eto naman tayo! Si Tipaklong ay masayang naglaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Si Langgam naman ay patuloy na naghahakot ng pagkain. Malapit ng magtagulan. Kailangan kong mag-ipon ng maraming pagkain. Mga tanong, ano ang ginagawa ni Tipaklong sa damuhan? Patalon-talon. Bakit ayaw tumigil ni Langgam sa pag-ipon ng pagkain? Kasi malapit na yung tag-ulan. Tignan natin dito. Tag-ulan na. Basang-basa si Tipaklong. Gutom na gutom siya. Wala siyang makain. Si Langgam, nasaan? Tahim siyang makain. At nagpapahinga sa loob ng kanyang bahay niya. Mga tanong, bakit basang-basa si Tipaklong? Kasi tagulan na at wala siyang bahay. Bakit siya gutom? Kasi hindi siya nag-ipon ng pagkain. Nasaan si Langgam? Nasa loob ng bahay, nagpapahinga. Tahimik na kumakain. Nagpunta si Tipaklong sa bahay ni Langgam. Tipaklong, kaibigang Langgam, maawa ka sa akin. Tengi naman ng pagkain. Langgam, kaibigang Tipaklong. Halika, tuloy ka. Ipagkahain kita. Tipaklong, magbabago na ako ng ugali. Magiging masipag na rin ko tulad mo. Mga tanong, ano ang humihingi ni Tipaklong kay Langgam? Pagkain. Mabuting kaibigan ba si Langgam? Patunayan mo. Opo. Ano ang pagbago ni Tipaklong kay Langgam? Magbabago na siya. Tama! Ako ay 60 taon. Bye-bye! Sa susunod sa gabi ulit, magkukwento tayo ni Uwak at si Asong Bundok. Bye-bye!